yan, mga kapangin. At ngayon, kasama ko si Ayong, wala si Paul at Banong Joker kasi nasa school. Ang kasama ko lang ngayon, wala din si Al kasi masakit yung ngipin. Ang kasama ko lang ngayon, si Ayong, mga kapangil. At ngayon, kasi hindi kami nakapitas kahapon. Nagpitas ako kahapon, kaso hindi ko mapipitas lahat kasi umulan din. Pansog lang yung kinuha ko. So ngayon kami magpipitas ni Ayong. Good morning, Ayong. Good morning. Yan, okay ah. Mukhang maganda yung pag-rehearse ng ating mga kapangil sa'yo, ha? Yan, mamimitas tayo, mga kapangil, kasi baka matangkanan o matigasan. So, ginagawa ni Anyong pag ano, Anyong. Ni Ayong pag ano, ako, pintada burat. Pintada burat. Mang ganito, ganito Ayong. Pwede na. Pero yung masyado maliit pa, huwag muna. Yan. Dami na. Dami. Daming bungay. Oh, may biyaya, ang daming biyaya. Ang dami tayong biyaya. Hindi ko napipitasin dyan. Kasi dyan na si Ayong magpipitas. Dito na lang ako sa gilid. Pinitasan ko kahapon dito kaso hindi ko lahat napitas kasi pansawag lang kinuha ko. Tapos ang agahan. Yun, magunga tayo. Hindi market din ngayon. At ewan ko kung saan tayo magtitinda. Wala tayong mga kasama ay. Yan, napakadami. Napakadaming mapipitas. Gagawin ko dahil wala tayong cameraman ngayon. Dalawa lang kami ng Ayong. Gagawin ko pitas. Yan, latag. Then hanap. Hanap ng pwedeng mapipitas. Yan. Goods. Yan. Oops. Okay na. Yan, matigas na to. Hindi na pwedeng gunin. So, ano ngayon? Ano nga ba ngayon? Lunes. Hindi tayo makakapagbenta bukas kasi hindi market day. So, try nating ibagsak doon. Wow, bagsak parang dami ah. Eh, madami naman talaga. Kaso, ang problema nga talaga ngayon, mga kapangil. Sobrang dami ng sitaw. Siyempre, sabay-sabay nagtatanim. Sabay-sabay din mag-aani. Kaya ang mangyayari, oversupply. Oversupply sa sitaw. Kasi siyempre, yung season naman talaga yung sinusundan dyan. Kung season ng sitaw dito sa amin, siyempre, sitaw yung itatanim ng mga taga rito na magsasaga. Yan ang kasanayan na dito eh. Mapipitas naman siguro namin to hanggang ano, isang buwan. Isang buwan siguro. Tanungin natin si ano, kung ano yung estimated niya na mapipitas kung hanggang kailan. Ayong, kaya ba natin to hanggang hapon pitasin? Yung gana bigat ay yung gana malam kaya ta? Hindi. Oh, ganun din ginagawa niya yun, nilalatag din niya. So same process lang din naman yung ano, yung pagpipitas, ginaganon-ganon lang namin. At least nakita nyo na pipitas ako ngayon. Yan. Oh, tingnan nyo, pumitas ako. Tapos pumitas ulit ako. Tapos pipitasin ko ulit to. Ano, kinapitan ng patola. Uy, layo nang napunta ng patola. Ayan, pipitasin ko ulit dyan, diba? Ganun at ganun din, ang nagbago lang yung mga sinasabi ko na nakaka ewan ko yung salitang salita ko. Sa salitang yan, may nagtatago dyan. Yun, sa tingin ko na pitas na namin lahat, mga kapangil. Sasako na namin. Sa isa. Siyempre, si Ayong na lang. Ayan. Uy, balibaligtad lang. Ayusin na natin mamaya. Yan, so kung mapapansin nyo, yung pinitasan namin, mga kapangil, ay doon lang, dito lang sa kalahati.
Kasi yung binhi lang sa bahay na sinasabi ko dati, hindi pa rin namumunga. I mean, hindi pa rin pwedeng pitasin yung bunga nila. O, nag-start pa lang silang mamunga. Ayan ha. Siguro after mga 3 to 4 days. 3 to 4 days yan, mga kapangilat. Ano eksento yun? Insekto. Insekto yun. So, mas matagal talagang mamunga yung hindi certified. Ayan. Ito na nangyari yung isang sako. Okay. Uy, kayang-kaya. Wala na. Okay. So ayun, what's up sa inyo mga kapangil? Sana walang ahas dyan sa likod natin. Nga pala, update tayo. Si Paul Banong at Joker nag-aaral. Si may pasok na sila face to face. Si Meltong at si John mga kapangil ay nasa hospital. Ngayon nasa hospital. Hindi ko sana sasabihin sa inyo to kaso pag-isip-isip ko na syempre nag-aalala din kayo, dapat yung malaman din mga kapangil. So si Meltong, siya yung nagbabantay kay John kasi si John yung na-confine. Ayan, so kahit ganun, sobrang believe na believe ako at proud na proud ako kay John dahil biruin nyo, napaka-tsaga nila mga kapangil at napaka-tibay nila. So, napaka-tibay nila na mag-asawa ni Senyang. Kasi ilang days nang na-confine si Baby Athena doon. Baby Athena doon sa hospital doon sa Apari. Sa Dugo. Sa lugar ng Dugo kasi yung lugar ng hospital nila. So, ilang days na silang na-confine doon si Baby Athena. At si John, minsan bumabalik-balik doon. Siyempre, babalik-balik siya. Puyat, pagod, at siyempre, dagdag na din yung iniisip mga kapangil. Tapos, proud ako at sobrang believe ako dito kay Kapangil John dahil kahit ganun yung nangyayari sa buhay nila ng mag-iina, pinipilit pa rin niyang mag-vlog para sa kanyang mag-iina, sa kanilang buhay din mga kapangil. So umuwi si John dito na nandun pa rin sa hospital si Senyang dahil ang nagmabantay kay Senyang mga kapangil ay si Auntie Lolit na nanay ni Senyang. Isa lang yung pwedeng mag-stay dun sa loob, bantay ng pasyente. So si Auntie Lolit yun nagbantay. Tapos ngayon syempre si June umuwi dito nang hindi makapag-focus sa pag-iisip. Pero kahit ganon mga kapangil, dahil sa gusto niya siyang makita doon sa channel natin, nag-vlog pa rin siya. Pinilit niya pa rin mag-vlog kahit may iniisip siya. So pinilit niya pa rin tumawa, pinilit niya pa rin kayong pasayahin si June. Nagpatokba sila na nakakuha sila ng igat, hito, mga iba't ibang isda. Niluto nila, syempre natutuwa sila dahil matutuwa din kayo dahil andun na siya mga kapangil sa channel. So lingid sa kaalaman nyo, maraming pinagdadaanan si June at maraming iniisip. Syempre kasama na rin kami doon dahil pati kami tulad din nila namomroblema din dahil mahal na mahal namin ang isa't isa dito sa amin mga kapangil. Ayun. After that, nagpatukba sila, nakakuha sila ng igat. Tapos kinabukasan, yun, tuloy yung vlog. Tapos kinagabihan na naman, nanguha na naman sila ng Docomo. Tsaka babad na babad sila noon sa tubig. Dahil mataas yung tubig mga kapangil. Ayun, basang-basa sila. Siyempre, tinuloy pa rin nila
tinuloy pa rin ni John mag-vlog. Pero at that time na pala, may nararamdaman na siyang pagod at sakit ng katawan at parang nilalagnat. So nag-vlog sila hanggang kumain sila ng gabi. Knowing that sa mga oras na yun, may iniisip pa rin si John. So hiniram niya yung motor ko, mga kapangil, at sabi niya magbibiyahe daw siya ng madaling araw doon sa hospital sa dugo kasi may sakit si ay nilalagnat din si niya, nilalagnat din, kaya siya daw muna sana yung papalit. Tapos nagising siya ng tama, nagising si John ng mga alas stress kasi gagayak na siyang magbiyahe. Kaso linagnat siya, mga kapangil, at sa oras na yun nilagnat, hindi siya nakabiyahe. So syempre natulog, umiinom ng gamot, mga kapangil, at sa umaga na mga okay na siguro, ramdam na niya na siguro na okay na yung pakiramdam niya at kaya na siguro niya magbiyahe. Syempre para sa mag-ina niya, nagbiyahe siya ng mga alas 9 siguro, mga kapangil, pero bumalik din siya ng mga alas 11 agad nag round trip, mga kapangil, kasi masama na yung pakiramdam niya. So sabi namin magpa-hospital siya, pero natakot din siya, mga kapangil, kasi baka sabihin nilang alam nyo na yung pandemic ngayon, baka sabihin nilang COVID. Mas mahirap na yon iniisip kasi namin kapag COVID yung sakit niya, lahat kami, although dapat sana para sa protection namin yun, kasi kapag iniisip namin ni June kasi na kapag COVID yung sakit niya, lahat kami na naka interact niya ay malalagay sa observation na. So bali wala nang mas mahirap na yun kasi naka-confine si Athena. Athena, mas mahirap na, wala nang gagalaw sa amin sa labas, mga kapangil, kasi mag under observation na lahat kami. Kumbaga limitado na yung mga galaw namin. So ayun, hindi siya napunta ng ospital hanggang hapon. Nag-vlog ako kahapon nung nabitas ako. Ang dami namin iniisip, pero nag-vlog pa rin kami, mga kapangil. So yung hapon na mga alas 5 na, mga kapangil, yun, hindi na kaya ni June ang sakit ng katawan niya, yung lagnat niya. Tumataas na ng 39.7, mga kapangil. So dinala na namin sa ospital. Yun, pinatakbuhan na matulin yung kulong-kulong natin. Hanggang doon, wala na akong nakikitang, parang wala na rin akong nakikitang mga nasasalubong ko na sasakyan sa daan. Sige, patuloy na lang ng tulin yung takbo ko, kasi sabi ni John, kuya, bilisan mo, hindi ko na kaya. Sabi niya, bilisan mo, sabi niya. Binilisan ko, mga kapangil. So hanggang doon sa ospital, hindi na siya makahinga, mga kapangil. Naitakbo namin sa hospital, hindi na kami makahinga, hindi na siya makahinga. Siyempre nagpanik, kasama na doon yung panic, kasama na doon yung iniisip niya sa mga sa mag-ina niya, sa puya at pagod, at ayun, kulang sa kain kasi sa problema nga namin niya kay Athena. Although hindi naman namin sila pinapabayaan, lahat kami, mga kapangil, ayun, hindi niya kinaya yung katawan niya siguro, kaya bumigay. So yun, kinailangan niya ng oxygen, mga kapangil, oxygen, tapos dextrose. Yun, kinabitan siya. Naawa nga ako kay John dahil parang sabi niya nung, kuya, hindi na ako makahinga, kuya. Sabi niya ganoon. Doon ko talaga naisip na ang hirap pala talaga ng sitwasyon namin na ngayon, mga kapangil. Kasi ganun ko lang yung araw na yun lang ko na nakita si June na nagpatulong sa akin ng ganun. Hindi na ako siguro dahil dala na din ng iniisip niya, kaya sabi niya siguro, mga kapangil, kaya ko to para sa mag-ina ko, kaya yung iba yung dating ng pagpapatulong na niya sa akin habang nakahiga siya doon sa higaan ng pasyente doon sa hospital. So syempre hindi namin pinakita, nagpanik kami ni Kakooks, mga kapangil. So habang sila inang at
sila yung mga kapatid ko sila sabit ay susunod. So nagpanik kami ni, hindi kami namin pinakitang nagpanik kami ni Kakooks kasi mas lalong mawawalan siya ng pag-asa kapag nakita niya nagpanik kami. Although nagpanik na talaga kami, although kinakabahan na kami noon mga kapatid, pero pinakita namin matibay kami para mas tibayan din siya. So ayun, abang naka-oxygen si Jun, naglagay din sila ng dextrose. Ayun, sobrang dami niyang pawis mga kapangil na lumabas. So hanggang sa unti-unti bumabalik yung lakas niya, pero may hilo pa rin siya. Sobrang hilo niya, sumasagit yung dibdib niya mga kapangil, pero hindi naman diretso. Yun yung dahilan kung bakit na-confine si Jun mga kapangil dun sa hospital. Hanggang ngayon naka-confine pa rin siya at binabantayan ni Romel, ni Meltong. So siya na yung pinagbantayan namin kasi para mas free kaming gumalaw dito sa labas. So yun yung time na sobrang iyak ko talaga sa bahay nung mag-isa ako kasi umuwi ako mga kapangil. Iwan si Kakooks doon, umuwi kami. Yun talaga yung sobrang iyak ko sa mga araw ay oras na yun sa bahay na hindi ko pinakita, walang nakakita sa akin, pero napansin ni Kakooks na umiyak ako. So doon ko naisip na talagang kailangan pala talaga naming magpursige sa buhay kasi para sa mga ganong sitwasyon, anumang mangyari, mga emergency ganyan mga kapangil, ay may maiipon kaming pera para sa amin lahat mga kapangil. So naisip ko na hindi natin kailangan ng pera sa buhay para sumaya, pero kailangan natin mag-ipon para safe tayo kung anuman mangyari sa buhay natin. Hindi natin kailangan magpayaman mga kapangil, pero kailangan nating mag-ipon para sa mga mahal natin sa buhay at para sa mga darating o mangyayari sa buhay natin. So sinishare ko to sa inyo kasi sobrang proud ako kay Jun despite of nasa hospital si Senyang, nagre-recover pa rin si Athena kasi dalawang beses na siyang na-confine mga kapangil dahil yun nga yung sakit niya mga kapangil. And then ang payat na din ng bata, tapos si Senyang medyo linalagnat pa doon, tapos yung feeling na wala kang magawa kundi umasa na lang sa taas mga kapangil. Yon ang bilib na bilib ako kay Jun dahil kinakaya niya lahat, kahit ang dami niyang iniisip mga kapangil, kinakaya niya pa rin mag-vlog para sa atin, para sa inyo, para sa lahat mga kapangil. So ayun, so sa mga araw na wala kaming ma-upload mga kapangil, pasensya na kasi marami talaga kami problema, marami talaga kami ginagawa, hindi namin mapagsunod-sunod yung mga iniisip namin kung anong gawin, kung anong ganito, kung anong dapat unahin mga kapangil. Pero alam namin na ang dapat unahin ay yung mga kapakanan ng mga nasa paligid namin, mga taong umaasa sa amin lahat, kasi lahat kami mga kapangil umaasa lang sa isa't isa mga kapangil, no? So maraming salamat sa inyong suporta. Kung wala ang pag-vlog mga kapangil, talagang hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi alam naman natin na doon talaga kami kumukuha ng aming pang-araw-araw na kailangan sa buhay. Hindi naman ganun kalaki ang kinikita namin, pero maraming salamat dahil sa inyo mga kapangil, kaya kahit papaano may nagagamit kami mga kapangil. Maraming salamat sa inyo. Dagdag pa rito mga kapangil, kailangan natin mag-ipon para makakuha ka tayo ng kahit man lang service natin para sa mga ganong bagay. Kasi naisip ko na noon, naramdaman ko na sa mga nangyayari sa buhay namin ngayon mga kapangil, ramdam ko na kailangan namin ng sasakyan para for emergency. Tulad ngayon mga kapangil, ang hirap maghanap ng sasakyan, dapat may bibiyahe ka pa. Kapag ambulance naman, hindi rin natin masasabi na kung kailangan mo, andyan na mga kapangil. Kasi kapag sa realidad talaga mga kapangil, kapag wala kang kapit sa mga namumuno,
mahirap kang makakuha ng agarang sasakyan. So wala akong ano dito, wala akong pinapatamaan dito mga kapangil, pero yun ang totoong nangyayari. So unless kung ano mga kapangil, kung dahil may sarili kang sasakyan, anytime pwede kang bumiyahe, ilagay hatid mo sa ospital mga kapangil yung mga mahal mo sa buhay na nagkakasakit. Naramdaman ko yan nung nakailangan pala talaga namin ng ano, ng ganong mga bagay. Hindi yung ibig sabihin natin luho, hindi yun mga kapangil. Sa akin hindi ko na naiisip na ang sasakyan ay kahit maliit na sasakyan lang basta komportable. Hindi ko na naiisip na yung sasakyan ay luxury ang sasakyan ay necessity. Kailangan talaga ngayon sa panahon ngayon mga kapangil. Kasi tulad niya nung buntis si Kakux, ang ginagamit lang namin noon mga kapangil na pagpapa-check up sa kanya ay kolong-kolong. Natatalbog-talbog 'yon. So risky 'yon para sa isang buntis na kagaya nila. So the same as with June mga kapangil, yung ginagamit lang din naman nila noon, kolong-kolong at saka motor. Kahit umulan, ganun din mga kapangil sa pagpapa-check up. So naisip ko na kailangan na namin talagang mag-ipon para sa sarili din namin, para may magamit mga kapangil. Kasi alam nyo naman na kailangan na talaga natin ng ganyan. Hindi man ngayon, pero itatry namin na magkaroon kahit ano lang. Hindi ko naiisip talaga na para sa luho yan, para sa aming lahat yan mga kapangil. At least may komportable kaming gagamitin sa oras ng kailangan namin mga kapangil. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Maraming salamat kasi andyan pa rin kayo mga kapangil. At sana hindi kayo magsawang sumuporta sa amin kahit ganito ang nangyayari sa amin mga kapangil. Kasi kung wala kayo mga kapangil, mas walang wala kami mga kapangil. Maraming salamat sa inyo. So ayun, ang gagawin ko ay ihatid ko na lang muna siguro si Ayong. Ayong, itong mga sili ayaw mo? Yung mga siling pang sigang? Inubos mo na yung mga siling manghang ah. All good yan para mamunga ng ano, ng panibago. So ihatid ko na lang muna si Ayong. Marami ka na bang nakuhang siling manghang? Siling ano yan, sa iro yan. Ayan, nanguha siya habang nagsasalita ako dun sa gilid. Kasi mag-i-edit pa ako mga kapangil ng vlog ko din. Tapos itong may ini-edit din kasi si editor na vlog ng mga kapangil. So ewan ko sa mga oras na to kung na-upload na mga kapangil, kasi hindi pa to ma-upload dahil i-edit pa to. So yun lang siguro ang mangyayari. Patingin nga yung dami mo nakuha ah. Ayan. Okay, tara na mga kapangil. Salamat na yung. Salamat. Ayan. So ito yung nakuha namin lahat mga kapangil. Ito, iiwan ko na lang dito. Para siyempre kahit ulamin, pansaw ulit mga kapangil. At ito, bahala na sila Ayong at Alod na ano diyan. No, Ayong. Oh. Na kung ibenta nila or ipamigay nila doon. Pero mas maigi sana ibenta niyo, pero yung ano, yung mga pamilya niyo doon bigyan niyo no. Mm. Pero yung iba, pag sobra benta niyo para may pang ano tayo kayo pangbili. Marami yan, ha? Ah? Oh. Ilang kilo din 'yon. Tapos may free ka pang ano, sili. Hindi mo ko bibigyan. Pero hindi, wag na. Kuha na lang ako doon.